noong Marso taong 2016, isang mabigat na desisyon ang ginawa ng 32 anyos na si Sarah May Kabatingan. Noon nagtungo siya sa Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Sa hirap ng buhay, wala pong permanent na trabaho yung asawa niya. Kaya sabi niya na siya na lang po yung aalis, siya na lang yung maghanap ng trabaho. Maswerte po siya sa mga amo niya, kaya masaya siya na nakarating doon. Ang Facebook ang naging libangan ni Amex sa tuwing siya ay nalulungkot. Lalo pa siyang tumataga nang makilala ang isang lalaki sa Facebook. Yung mga post niya na nilag-edit niya kasama yung lalaki, parang masaya po talaga siya tingnan, blooming na blooming. 1 ng Marso, isang post ang lalong kumumpirma ng kasiya ni Amex sa estado ng kanyang buhay pag-ibig. Ate, may boyfriend ako, nakilala ko sa social media. Sabi namin sa kanya na hindi basta-basta na magtiwala kasi nga maraming sa nakilala sa social media na manluloko. Pero sabi niya, hindi ate, mabait po ito. Doon po sa group ng Angel's Heart Advice, doon po sila nagkakilala, naging active po si Sarah May doon. Nagpo-post siya, nag-upload ang mga photos niya. Doon po siya nakita ni Sander. Batay pa sa thread ng personal message ng dalawa. Marami raw ari-arian si Sander. Pinagtitiwalaan ko. Batay pa sa pagpapalitan ng mensahe ng dalawa. Ipinadala rin ni Sander ang mga larawan ng mga gamit sa kanyang ipinapagawang dream house. Talagang ayaw ko talaga namin sa lalaking yun. Kaya pagdating ng mga ilang buwan, hindi na siya nagsasabi sa amin tungkol sa lalaki kasi nga ayaw namin. Ayaw kasi niya yung yung again sa relasyon nila. Ang kanyang anak na panganay, natuklasang may mabigat na karamdaman. Yung sa bituka po, yung mahirapan po siyang magbabawas ng dumi. Maabutan po ng 15 or 20 days bago siya magdumi. Gusto na po talaga niyang uuwi kasi pag hindi po kasi pwedeng patagalin yung sa sakit ng anak niya kasi pwede kasing ipamatay yun. Sa alok na tulong ni Sander, nabuhayan ng loob si Amek. Lalo raw itong kumapit sa karelasyon. Nito ngang May 4, 2017, umuwi ng Pilipinas si Amek. Pero imbis na sa Davao, sa Daet, Camarines Norte, dumiretso si Amek upang makipagkita kay Sander. Ika-6 ng Mayo ngayong taon, naalerto ang Daet, Camarines Norte Municipal Police. Noon kasi, isang krimen ang naitala sa isang hotel sa barangay Bagasbas. Pagdating namin doon, na-verify nga namin na mayroong talagang patay doon sa loob ng kwarto sa isang hotel na dito sa Bagasbas. Medyo nangangamoy na siya kasi maghapon, magdamag na marahil siyang patay. So medyo may amoy na, kaya hindi muna namin yun ginalaw. Matapos naming matingnan yung sitwasyon ay nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng SOCO para para mas maproseso yung crime scene. May isang pouch doon na may laman ng cellphone at saka parang may wallet doon na wala namang laman ng pera. Matapos may proseso ang crime scene, ipinadala muna sa morgue ang bangkay habang wala pang pagkakakilanlan ito. Samantala, agad namang kinausap ng Daet Police ang mga staff ng naturang hotel para mangalap ng mga impormasyon. Bandang alas 7 ng umaga, nito lamang ika-5 ng Mayo. Nagtatanong ako kung may kwarto daw. Kaya yung babae, tumanggi siya, sabi niya, ay ayaw ko dito, meron pa ba dito ang ibang kwarto? Sabi ko, meron, doon sa itaas, sa room 7. Ako na ang duty nang umalis, mga 9 na. Sabi, mabili daw ng pagkain. Mabalik daw siya, babalikan daw yung kasama niya. Kinaumagahan na ulit, duty ko na naman. Siyempre, tapos na ang oras nung nung room. Tinignan nung asawa ko. Pagtingin niya dun sa ilalim, nakita niya, may yun nga, parang patay na. Agad ring sinuri ng mga otoridad ang cellphone na narecover sa crime scene. Yun ang naging susi para makilala yung biktima. Mga picture nung babae saka picture nung lalaki na magkasama sila. Saka may picture din doon nung bata na
napagtanto namin na pwedeng anak ng babae. May mga list doon ng friends. Lahat yun ay pinagpadalaan ko ng message at tinanong ko kung kilala nga yung ano, kung kilala yung pangalan ng bata. Nagkinonfirma ng mga friends niya doon sa Facebook na kilala nga nila, doon ko na nalaman na yun ang pangalan pala nung ano na yun. Sa tulong na rin ng lokal na pamalaan ng Camarines Norte, na ipadala ang bangkay ni Sara May sa lalawigan ng Davao. Parang ano po, dinudulong yung puso ko. Buti na po sana kung hindi niya pinatay, sinaktan lang niya. Mahirap po mawala ng ano, mahal sa buhay. Wala na po ibang pumasok sa ano, isip namin, kundi yung si ano, si Sander Martinez. Samantala, batay sa otopsya ni Dr. Jose Magana ng Daet Camarines Norte Municipal Health Office, hemorrhagic shock na dulot ng tinamong pitong saksak sa dibdib at isa pa sa leeg ang ikinamatay ni Amek. Base sa mga impormasyong natanggap ng mga pulis, ang tunay niyang pangalan ay Cesar Sullivan Jr., 48 anyos, residente ng Barangay Taba-Taba, Basud, Camarines Norte. Nagawa pang makuna ni Sara May ang mga kaganapan nung sila ay namasyal 2 oras bago siya mapaslang. Sorry, hindi ko intention gawin yun. Wala akong dugong kriminal. Hindi ko po siya nagalaw. Kasi on the way pa lang, nagsabi niya sa mismo na talaga monthly period niya. Sabi mo, no problem. Hindi naman yun ang habol ko sa kanya. Nagkaroon lang kami ng heated argument talaga pagdating nung sa Pagasbas. Nagkaplasan po kasi niya na may pamilya ako. Sabi niya, paano ako makakarating ng Labaw? Eh, ang pagkaintindi ko kasi, limited na yung resources niya. O konti na yung pera niya. Sabi ko, hindi ko pwedeng ihatid talaga kasi may asawa at anak ako. Nagulat na lang ako nung may kinuha siya doon sa pouch niyang dala para improvised knife. Knife. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun, kung saan nagaling yun. Pagsaksak niya sa, hindi ko lang maalala kung basta sa parteng balikat kata o dibdib. Kay stats ko. Then sa kalituhan ko, taksak ko siya pa ulit-ulit. Nagsisisi po ako na napatay ko siya. Wala akong ito sa patayin siya. Dahil sa mga ebidensya, salaysay ng mga testigo at pag-amin ng suspect, sinampan siya ng kaso ng mga otoridad. Martin yung sinampang kaso kasi napakadami ng tama saka lumalabas na defenseless na yung victim. Hindi lang sa physical structure nila, kundi dahil may weapon din, ang dami ng tama ng saksak. Gayunman, nang dinggin ang kaso sa Daet Regional Trial Court Branch 40 nito lamang ang 1 ng Agosto. Mula kasong murder ay naibaba ito sa kasong homicide. Naging mabilis naman kasi pagdating sa korte nung basahan siya ng sakdal yung suspect, nag-offer naman siya mag-plea bargain doon sa mas mababang offense ka na homicide. And yung pamilya naman ng victim pumayag na rin na mahatulan na lang siya sa kasong homicide. Sa ibinabang hatol ni Presiding Judge Evan Dizon, sinintensyahan ng 10 hanggang 14 na taon na pagkakabilanggo si Cesar Sullivan Jr. Pinagbabayad din siya ng halagang 160,000 pesos sa naiwang pamilya ni Sara May. Kasalukuyang nakakulong sa New Bilibid Prison si Cesar Sullivan Jr. Sinubukan namin siyang hinga ng panig, gayunman, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin tugon ang paghingi namin ng pahintulot. Sander Martin, napakasakit pa yung ginawa mo kay Sir Robin. Ang dami mong pangako. Kulang pa kaya eh. Mahirap po kasi yung ginawa niya sa kapatid ko, mahirap. Sino ba naman kami na tao lang po kami? Siyempre, nasaktan ng husto. Sa ngayon po, para hindi ko pa siya napapatawad sa ginawa ng kapatid ko. Pinapasa Diyos na lang po namin ang lahat. Bahala lang ang Diyos sa kanya. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel.
I-click lang ang button na ito.